So, sa crayfish din pala, merong marites. So, merong apat na nagkakwentuhan. So, dito naman may tatlo. Ayan o. Kahit sa crayfish, may mga marites eh, no? Ano ba yung pinag-uusapan natin dyan? So, ito yung ating update ng ating boosting tank. So, bibigyan ko lang kayo ng update. Short video lang tayo para dito sa ating super growth tank. Dito mabilis lumaki dahil maraming lumot. Tapos, mataas yung ano yung temperature dito. Mas mainit yung tubig dito kaysa din sa baba. Kaya mas mabilis yung growth nila. So ayan, medyo mabilis nga lumaki. Parang kailan lang natin nilagay ito dito ah. Parang isang araw lang yata. Ano na, medyo siksika na agad. Yung karamihan sa kanila, nag-molt na eh. Ayan, dito tayo sa top view. So ayan, So ito, ayan yun yung ating mga crayfish. On top view ng ating boosting tank. So yun, healthy naman sila, wala namang namamatay. So basta maliliit pa, hindi pa masyadong aggressive eh. Ang problema pag medyo nag-matured na sila, yun, kailangan mo na talagang i-separate kasi talagang magpapatayan sila, lalo na pag nag-breeding stage na sila, talagang ano, kailangan mo silang ihanap ng maluwag na space sa isang pair. So sa ngayon, pwede pa silang ganyan eh. Ayun, pwede pa silang pagsamasamahin. Medyo mababait pa sila. Ayun. So dalawa yung tank natin na ganito. Na ating maraming lumot. Kaso doon sa kabila, naubos yung lumot eh. No? Kaya hindi tayo makapagal eh. Makapaglagay ng marami doon kasi parang pati yung styrofoam inaangat-ngat nila. Ayan. Ayan, so this is it. This is our update for the boosting tank. So medyo malalaki na iba kung gaya nito. Makagulat din talaga eh, no? May biglang lumalaki eh. Oh. Samantalang nang nilagay natin sila dito, napakaliliit nila. So, meron din ng mga naiiwan. So, yan. I-monitor lang natin dahil pag medyo, ano, naglakihan na to, magpapatayan na to. So, magre-ready na tayo ng isa pang tanke talaga. Kailangan na kasi dun sa pinanggalingan nila, so marami pa rin natitirang maliliit doon. Tapos, dito naman, binubus natin yung paglaki. O, para sa mga gustong bumili. So, gusto kasi natin, medyo palakihin din talaga eh. Ayaw natin ibenta ng ganitong stage. Dahil medyo sensitive pa yung mga ganito sa paglilipat ng temperature ng tubig. Siguro, dito sa amin, madali lang ilipat dahil katabi lang yung tank. Pero kung biyabiyahin ng malayo, tapos bigla nyong ilalagay sa bagong temperature na tank, ayun, baka magka-problema, sayang yung crayfish. So, umiinom yung aking aso. Umiinom sa tub ng crayfish. Miki, baka magka-bacteria ka dyan. Ano ba yan? Miki, ba't umiinom ka dyan? Teka lang, ilalabas ko lang yung aking aso uminom sa tubig na marumi.